sa Hebrews 13:5-6, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't masasabi natin ng walang pag-aagaw, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Ano ang magagawa sa akin ng ako? Kapag pinili ka ng Diyos, sagot ka niya. Sa gitna ng nararanasan mong mga kaguluhan at problema sa buhay, just meditate the meaning of this beautiful song. Kailan ka iniwan ng Diyos? Tanungin mo ang iyong sarili, sapagkat walang oras at sandali na iniwan ka ng Panginoon. Thank you, Father, for this privilege, Lord, to experience your goodness in our lives. Your attitude towards God.
tinitingnan po ng Diyos ang reaksyon natin sa panahon na hinahamor tayo ng iba't ibang pagsubok. Diyan lumilitaw yung ating mga human nature na para bagang gusto natin umalis, iwanan ang gawain ng Panginoon dahil nasasaktan tayo. Nahihirapan tayo at para bagang hindi natin kaya magpatuloy. Subalit ang daan ko, pinili ka ng Diyos. Amen. Tinawag ka ng Diyos. At sa lahat ng mga tinawag sa amin ng 1 Corinthians 15:58, you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam mo sa sarili mo na kahit maraming pagsubok at problema, ang lahat ng paglilingkod mo ay hindi mauuwi sa wala. Yes, Lord! Sa maraming pagpapala mo. At diyan ipapakita ng Diyos pag nagpatuloy ka na ang kabutihan niya ay hindi mawawala. The goodness of God is always there for you and for me. Ipapakita ng Diyos sa iyo na ang kabutihan niya ay walang sugat, walang limitasyon, dahil the God who we serve is a good God. Amen. The God who we serve is a loving God. Amen. The God who we serve is a merciful God. Amen. So habang nakataas ang iyong mga kamay, tandaan mo ang kabutihan ng Diyos ay nananatili sa iyo. Hallelujah.